gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kompleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Grand City naman po tayo sa Bohol. Magandang araw po sa iyo, Brother Eli. Ito po ang tanong ko. Bilang isang Katoliko, nararapat po ba o tama bang i-confess sa pare or priest ang aking kasalanan? Yun po. Nagkasala ka sa pare, sabihin mo sa kanya, nagkasala ako sa iyo, no? Pero kung nagkasala ka sa nobyo mo, eh sa nobyo mo, ikaw doon ka mangumpisal. Basahin natin ang 5:16 ng Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Panag, ano? Magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, confess your faults one to another and pray one for another that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Sa Cebuano, ang sabi, busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala ug magampon ang usa alang sa usa aron mga ayo kamo. Kita mo ang usa ug usa. Halimbawa, nagkasala ka sa kaibigan mo. Sa kaibigan mo, doon ka mangungumpisal. Hihingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala. Pero pangunahin dapat, mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat . Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. English, kapatid la Daniel. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Said, I will confess my transgressions unto the Lord, not to the priest. If you have sinned against a priest, you have to confess it to a priest. But if you have sinned against another person, you have to confess it to that person. If you have sinned against the Lord, first of all, as the Bible said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Let us read that in Cebuano. Ang sabi, giila ko ang akong sala, nganha kanimo. Ug wala ko tagoy ang akong kasalanan. Mingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan. Ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Makita mo? Maliwanag, kahit saan mo basahin ang Biblia. Mangungumpisal ka sa Diyos. Tapos kanino pa? Doon sa kung kanino ka nagkasala. That is justice. Aaminin mo kung kanino ka nagkasala. Mangungumpisal ka kung kanino ka nagkasala. Kasala ka sa kumpari mo, sa kumari mo, sa tatay mo, sa nanay mo. Punta ka sa kanya, umamin ka. Yun ang utos ni Kristo. Tapos ipapanalangin ka niya, papanalangin mo siya. Yun ang utos, kapatid. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. Ako po'y humahanga sa inyo kasi gawa nung dumadami po kayo sa loob ng 10 taon, napakarami na po ninyo. Maaring iniisip ng iba na isa sa palatandaan ng tunay na iglesia ay dumadami ang miyembro. Pwede pong pakipaliwanag yung Daniel chapter 8 verse 14. Salamat po. Ay natin yung sinabi niyang talata, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuario. Yung santuario sa Israel nung araw, sinasabi na malilinis.
paglipas ng 2,300 na hapon at umaga, malilinis ang santuario. Ang paliwanag dyan ng mga Sabadista, ang santuario daw na malilinis, yung santuario sa langit. Ay, nagulat ako, sabi ko, ano ba naman dyan, kameno? Nasa langit na, lilinisin mo pa. Eh, pag nasa langit, malinis yun, dahil wala namang marumi ron eh. Hindi po pwedeng merong marumi sa langit eh. Basahin natin ang Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Nakita mo, hindi po pwede marumi ron eh, mga karumal-dumal. Para sabihin ng Sabadista na malilinis daw yung santuario sa langit, mali. Ngayon, ganito. Ang tinutukoy na santuario riyan, yung dito sa lupa. Yung 2,300 na hapon at umaga, tapos na yon kapatid. Hindi na natin dapat na yun eh, kwentahin pa dahil tapos na yon. Kasi yung santuario rito sa lupa, nang ipakilala yung santuario sa langit, wala na yung santuario sa lupa. Basahin natin ang 9:24. 70 ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. 26. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuario ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Sinabi sa hula na yung santuario gigibain ng prinsipeng darating, sabi niya. Ngayon, merong paliwanag si Pablo tungkol dyan sa santuario dito sa lupa. Basahin natin sa Hebreo. Inihulang yun eh, lilinisin, tapos magigiba. Tapos, ang sabi sa Hebreo, ganito ang nakasulat, kapatid, doon sa 9, versikulo 1. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Pero sinasabing santuario ng sanglibutang ito. Tuloy natin sa 2. Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. Ayan ang santuario sa lupa. Pero may sinasabi si Apostol Pablo diyan din sa Hebreo na pagka mahahayag na yung daan pa po sa 9:8. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Samantalang yung unang tabernakulo, yung tabernakulo sa lupa, ay nakatayo pa, hindi pa ipinahahayag ang pagpasok sa dakong banal. At yung dakong banal na tinutukoy ni Pablo rito, yun mismong sa langit. Yun ang sinasabi niya rin dyan sa Hebreo na si Kristo'y pumasok sa hindi dun sa dakong banal ng santuario sa lupa, kundi yung dakong banal o kabanal-banala ng santuario sa langit. Basahin natin ang Hebreo 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Nasa langit na, mayroong santuario ron. Sabi ni Pablo,
meron tayong ministro sa santuario, sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Na samantalang yung santuario rito sa lupa ay umiiral pa, hindi pa ipinapakita yung paraan o yung daan papunta doon sa santuario yung nasa langit. Pero nung masira na yung santuario sa lupa sa Israel, ay ipinakita na yung pagpasok doon sa talagang santuario sa langit, at yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Doon sa 6 naman ng Ebreo nakasulat yon, na si Kristo ay ang pinakikita yung paraan ng pagpasok doon sa santuario sa langit, sa 6 ng Ebreo. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di ay di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Na do'y pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Doon pumasok ang ating Panginoong Jesus na naging dakila gaya ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang tinutukoy na pinasok ng Panginoong Jesucristo ay yung santuaryo na sa langit, hindi na yun dito sa lupa. Kapatid, sana naunawaan mo. Yung santuaryo sa lupa na tinutukoy dun sa aklat ni Propeta Daniel na pagkalipas ng 2,300 na hapon at umaga, kung magkagay malilinis yung santuaryo, sa lupa ang tinutukoy dun. Hindi pwedeng sa langit yan, dahil kung yan ay sa langit, hindi kailangan linisin yung santuaryo sa langit. Pagkatapos, yung 2,300 na hapon at umaga, naganap yun bago nagiba yung santuario dito sa lupa. Na yung santuario na yon, yung dakong banal na yon, nagiba nung anyo 70. Pagkapanhik sa langit natin Panginoon Kristo, bago siya pumanik, hinulaan niya magkakaroon ng gera sa Jerusalem. At nung magkagera sa Jerusalem, 70 AD, pinasok ng Roman army ang Jerusalem, winasak yung santuario, natupad yung hula sa Propeta Daniel, at pagkatapos nun, ipinahayag ng Espiritu Santo, sabi ni Pablo, yung pagkahayag ng daan papunta doon sa dakong banal sa langit. Sa 9:8, pakiulit mo kapatid na Daniel. Na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal, samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Yung unang tabernakulo dito sa lupa, kailangan na matapos muna yung panahon na itinakdaro na masira yon bago ihayag yung pagpasok sa dakong banal sa langit, sa santuaryong hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon. Mahabang usapin ito kapatid, pero siguro meron ka ng ideya, at salamat sa iyong partisipasyon. Kasunod po si kapatid na Edgar, Brother Eli. Ang katanungan ko lang po ay ito, ang isa po bang lalaki o babae na kasal sa kanilang asawa at pumisa na sa bago nilang asawa o kinakasama, sa batas ng tao ay di pa aprobado ang kanilang paghihiwalay sa dati nilang asawa, sa mata po ba ng Diyos, sila po ba ay nagkakasala na ng pangangalo niya? Alam mo kapatid, kahit na ang pagkakasundo ay pantao lang, huwag nating muna isama ang Diyos. Nagkasundo kayo magiging mag-asawa, nagligawan kayo, nangako kayo sa isa't isa na kayo ang magsasama, matibay na yun kahit hindi pa ikinakasal ng tao, kahit hindi pa ikinakasal sa relihiyo ng mga tao. Basahin natin ang Galacia 3:15. Mga kapatid,
nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Pagka ang pakikipagtipan, kahit gawa lang ito ng tao, hindi kasama ang Diyos. It is between a man and another man. Eh pagka napagtibay na, ratified na, hindi na pwedeng baguhin at hindi na pwedeng pawalang kabuluhan. Para lang yan yung tipan sa pag-uutangan. Nag-utangan kayo, nagpirmahan kayo. Eh kinuha mo na yung pera ng kapwa. Nangako kang patutubuan mo halimbawa ng ganoong porsyento. Tipa na na yun. Eh pag nakapirma ka at lumabag ka roon, lalabas. May kasalanan ka. Kasi napagtibay na, pinirmaan yun eh. Ganun yung tipana ng lalaki at babae. Pagka tipanan ng tao na, nangyari na, kahit hindi kasama ang Diyos, eh bilang tao, dapat inirerespeto natin ang kapwa-tao. Kaya pagka nakipagtipan ka na, eh binding na yon, may kapangyarihan na yon, may visa na yon. Tingnan mo si Maria at saka si Jose. Hindi pa sila kinakasal eh. Pero kinikilala na ng Diyos na mag-asawa sila. Basahin natin ang 1:18 ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayan, yung salita rito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Yung salita ritong mag-aasawa kay Jose, hindi pa sila talaga mag-asawa. Mag-nobyo't nobya lang sila. Kumbaga, engaged. Sa ibang Biblia, doon sa Grego, sa Kastila, sa Portugues, sa Ingles, ang sinasabi ron, magnobya pa lang sila, magnobyo't magnobya. Sa English, ang sabi ganito. Now that the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph. Yung espouse, nanggaling sa salitang Grego na itinransfer sa English espouse, tinransfer sa Tagalog mag-aasawa. Ang nakalagay sa salitang Grego ay menestio, menestio. Ang ibig sabihin, to give a souvenir or engagement present. Parang engaged lang sila. Parang yung mga magnobyo sa ating nga engaged na ikakami, meron na kaming mutual understanding. Iyon ang talagang kahulugan ng salitang Grego. Kaya ang sabi sa Tagalog, nang si Maria mag-aasawa kay Jose, engaged, bago sila nagsama. Di, hindi pa nga sila kasi mag-asawa eh. Hindi pa sila nga nagsasama eh. Eh pero bago sila magsama, nasumpungan ni Jose, buntis si Maria. Ano ngayon ang binalak ni Jose? Tuloy natin ang 19. At si Jose na kaniyang asawa, palibhasa'y lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kaprihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. O, kita nyo, hindi pa nga sila nagsasama nun eh, nagbuntis si Maria. Engaged pa lang sila. Pero ang tawag nung anghel sa kay Maria, sabi ng anghel kay Jose, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Asawa na ang tawag eh, pero magnobyo't magnobyo pa lang sila. Hindi pa nga sila nagsasama eh. Ibig sabihin ano, yung kanilang tipanan, matibay na yung kinikilala na ng Diyos yun. Yun yung sinasabi ni Pablo. Bagaman ang pakikipagtipan, gawa lang ng tao, pero pagka napagtibay, hindi na mapapawalang kabuluhan ang kahit na sino o mararagdagan pa man. Yun eh, pinal na.
Kaya yung tinatanong mo kapatid, halimbawa, isang lalaki, isang babae, kasal sa asawa, tapos eh naghiwalay, nakisama sa ibang babae, lalaki, eh nangangalon niya sila noon kasi binding na yung kanilang pagsasama eh. Kahit nga hindi pa kayo ikinasal eh, eh kung kayo nga ay nagsama na bilang mag-asawa, nagkaanak na kayo, eh kahit hindi pa kayo ikasal kahit saan, eh kinikilala na ng Diyos na kayo ang mag-asawa kasi nagkaanak na nga kayo eh. Eh yung iba, ang dinadahilan, hindi naman ikaw kami kasal eh, eh ba't si Maria at si Jose hindi pa kasal, pero tinatawag ng mag-asawa sa Biblia. Ngayon, ang pag-asa naman dyan ganito. Halimbawa, nangyari ang paghihiwalay, tapos nangyari ang pagkuha ng ibang asawa, nasa labas ka ng katwiran, wala ka sa ilalim ng kautusan ni Kristo, nasa maling pananampalataya ka, hindi mo alam lahat ng aral, napapatawad naman yan sa bautismo. Gaya ng nangyari kay Pablo. Si Pablo nung araw, may mga ginagawang mali, pero nang magbautismo siya, naanib siya sa iglesia ng Diyos, napatawad siya ng Diyos. Sa Timoteo ang sabi ganito, bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, kinahabagan siya. Bagaman nung una, mabibigat ang kasalanan niya, naging mamumusong pa siya, manguusig, mang-aalipusta. Kinahabagan ako, ginawa ko kasi ang wika yon sa hindi ko pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Wala pa siyang pananampalataya noon, hindi niya alam yung batas ni Kristo. Kaya halimbawa, nakapag-asawa ka sa labas ng iglesia ng Diyos, nag-asawa ka ng apat o sampu, eh, hindi mo alam yung batas, pag naanib ka, pinapatawad naman ng Diyos yun. Kasi ginawa mo yon sa kamangmangan, hindi mo alam ang batas. Wala ka pa sa ilalim ng batas. Sa Roma 3:19, ganito ang sabi. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nanga sa ilalim ng kautusan. Ang sinasabi ng kautusan, yun ay sinasabi sa nasa ilalim ng kautusan. Eh kung wala ka naman sa ilalim ng kautusan, may pag-asa kang, pag ikaw ay nagpasakop na sa Diyos, sa tunay na samahang sa Diyos, may pag-asa ka namang mapatawad. Sana naintindihan mo, kapatid na Edgar. Salamat po sa Diyos. Yeah, salamat, kapatid. Ang magtatanong, kapatid na Eli, si kapatid na Jomar Lumba, 37 years old po siya at isa po siyang Katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. May dalawa po akong katanungan. Isa po akong Katoliko. Pag ba lagi akong nagsisimba sa simbahan ng Katoliko, ibig sabihin po noon, anti-Christ ako. Tsaka masama po ba sa paningin ng Panginoon po yun? Ang pangalawa kong katanungan, umaten po ako ng doktrina ng 3 beses, pero hindi ko po tinuloy. Ibig sabihin po noon, makasalanan na po ba ako noon? Yun lang po. Una kapatid, ano, yung halimbawa, umaten ka ng doktrina, hindi mo tinuloy, nasa sa intention mo yon. Kung itinatakwil mo yung doktrina, o wala ka lang panahon. Kasi yung doktrina ni Kristo, dapat tanggapin yun eh. Pero pag itinakwil mo yung kanyang salita, itatakwil mo rin siya, lalabas. Ang kailangan, tanggapin yung salita, hindi itakwil. Pero halimbawa, hindi mo tinuloy, hindi ka natuloy dahil may mga dahilan, hindi naman para itakwil mo yung salita, hindi ka naman pwedeng hatulang makasalanan ka na nun. Maliba na lang yung salita ng Diyos sa Biblia na narinig mo ay ayaw mong tanggapin. Yun, lalabas, makasalanan ka nun pag ayaw mong tanggapin. Sa 8:47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Dinking Diyos, pakiramdaman daing amano na ning Diyos.
Inyapin ni kayo eh, yung pakiramdaman, uling eh, kopin King Diyos na naningginutang Jesucristo. Dalawa ang klase ng tao, isang nakikinig ng salita, pag narinig niya, hindi niya tinatakwil, isa namang ayaw talagang makinig. Kaya ikaw ang makakahatol, kapatid, ano ba nasa puso mo? Ayaw mo ba yung doktrina, yung salita ng Diyos? Pag ayaw mo, tinatakwil mo, makasalanan ka. Pero kung merong ibang dahilan, hindi mo naman ayaw, hindi mo naman tinatakwil, hindi ka ta pwedeng hatulang makasalanan ka. Ikaw na makakahatol sa sarili mo. Doon sa isang tanong mo, no, pagka ba palagi kang nagsisimba sa Katoliko, ibig ba sabihin antikristo ka? Alam mo, ang antikristo, yung kalaban ni Kristo. Ngayon, kung nagsisimba ka, dahil alam mo, yun ang tama para sa'yo, mahirap naman ikaw eh, husgahan o hatulan na antikristo ka. Maraming mga Katolikong mabubuting mga tao. Mula sa pagkabata ako, nakakita na ako sa obserbasyon ko. Pero, sasabihin mo ba yung mga Katoliko na yun, antikristo? Ang antikristo, yung lumalaban kay Kristo. Pero kung halimbawa, hindi naman nila alam, ligaw lang sila, nailigaw lang sila. Hindi ko pwede sabihin sila yung mga antikristo. Ang tinutukoy kasing antikristo sa Biblia, kapatid, yun talagang diretsahang nilalabanan si Kristo. Yung kasing salitang anti, ano? Sa Grego, sa Ingles, sa kahit anong wika, yung salitang anti. Hindi yung anti na tiyahin, ano? Kasi ang spelling nung anti na tiyahin, A-U-N-T-I-E. Pero yung antikristo, A-N-T-I, anti. Antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi naman masasabing kung mukatoliko ka, nagsisimba ka, antikristo ka na agad. Maaari, yung naglalagay ng ribulto na ipinapasamba sa'yo, yun ang antikristo. Bawal kasi ni Kristo sambahin ang nilalang. Sambahin ang nilalang ay kasinungalingan para kay Kristo. Roma 1.25. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos na kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nagaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ayon, merong sinasabi ang Panginoong Jesus na isinulat ni Pablo, mga taong pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila ang wika'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Sa Kapampangan, ang sabi diyan, kasi nasa apalit tayo, no? Uli ning linibera ing katutuanan ning Diyos, king metong akalaraman, at simbandet siwande, ing lelangan kesa king linalang. Anong ninoing nuwan ang gaking mangga yanasa? Maliwanag, no? Pag sumasamba ka, lumuluhod ka sa nilalang, kasinungalingan yon, antikristo ka nun. Sino ang antikristo? Siguro yung naglagay doon. Hindi naman lahat ng Katoliko alam nila yun eh, na yung pagsamba dun sa mga inilagay dun eh, lalabas, yung pagluhod mo ron, lalabas, an act of antichrist eh. Act against Christ. Kasi pag lumuluhod ka sa mga nilalang, kasinungalingan yun sa harap ng Diyos. Pag naglilingkod ka sa nilalang, kasinungalingan yun sa harap ng Diyos. Hindi dapat sambahin ang nilalang. Sabi nga dun sa pasyong Katoliko, no? Huwag kayong magagalit mga kababayang Katoliko. Yung pasyon kasi kinopya sa Biblia. Sabi sa pasyon eh, sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang siyang dapat naluhuran
at sambahin gabit araw. O kita mo? Ang poong Diyos lamang. Eh meron pa bang iba? Pag sinabing lamang, wala nang iba. Ang siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Nasa pasyon ng Katoliko yan, hindi ko kayo inaatake. Yan ay kinopya sa Biblia. Sa Diyos ka lang luluhod. Pati yung anghel ayaw pumayag kay Juan nung lumuhod siya. Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Huwag mo akong luhuran. Huwag kang magpatira pa sa akin. Sa Diyos ka sumamba. Si Juan na yun, ha? Apostol ng Panginoong Jesus. Alagad ng Panginoong Jesus. Siya sumulat ng Apokalipsis. Aba, yun, sabi, lumuhod siya doon sa harap ng anghel, eh. Sabi ng anghel, huwag ka luluhod sa akin. Sa Diyos ka lumuhod. Ganon din si Pedro. Niluhuran ni Cornelio. Ayaw pumayag ni Pedro. Basahin natin ang 10:25 ng gawa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Hoy, tindig ka, huwag ka tumuhod sa akin. Ako man ay tao rin, sabi ni Pedro, tao rin ako. Huwag ka luluhod sa akin. Eh ngayon, yung Pedrong ribulto. Hindi na yun ang totoong Pedro, ribulto na. Luhod na luhod dun eh. Eh kaya mali. Lalabas, pagka luhod ka na luhod dun, alam mo nang mali, nagiging antikristo ka. Pero kung hindi mo naman alam pa yung aral, hindi ko naman masasabi kapatid na antikristo ka. Masama naman yung paratang na yun. More or less, nasagot ko yung dalawa mong tanong. Ano? Ang tanong mong isa ay kung magsisimba ka ba, eh kung ang sasambahin mo, yung mga nilalang, lalabas antikristo ka. Pero kung hindi ka sasamba ron, hindi ka antikristo. At yung salimbawa, sinasabi mo, makasalanan ka ba kung hindi mo itinuloy yung pag-attend sa indoctrination, hindi kita pwedeng hatulan doon kapatid. Nasa budhi mo yon, nasa iyong kalooban, ikaw ang nakakaalam kung itinatakwil mo ba o hindi naman tinatakwil, ikaw na rin ang nakakaalam doon. Naintindihan mo sana ako, kapatid na Jomar. Ilang po, maraming salamat. Maraming salamat, kapatid, sa pagdalo. Pagpalaing kanawa ng Panginoon, pati ang iyong pamilya. Magandang gabi po, Brad Daniel at Brother Eli, at sa lahat po ng manonood po sa inyo. Ang aking pong katanungan, Brother Eli, ano po ang pinagkaibahan ng inyong relihiyon at sa iba pa pong relihiyon? Maraming salamat po. Alam mo kapatid, ano, maraming pagkakaiba, hindi ko kayang sabihin lahat ngayon. Ano? Unang-una, yung rosaryo, wala kami. Kasi wala nga sa Biblia yun eh. Hindi naman tinuro ni Kristo yun, hindi rin tinuro ng mga apostol. Wala kaming rosaryo. No? Sa amin, si Kristo, Diyos, hindi tao. Kasi nasa Biblia, bago pa nilalang ang mundo, bago pa nilalang ang tao, meron ng anak ng Diyos na kasama ng Diyos. No? Napakaliwanag sa Biblia noon eh, na nagtamu siya ng kaluwalhatian sa Ama bago pa itinatag ang sanlibutan. Kung narinig mo yung kaninang binasang talata, no? 17:5 at 17:24 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Kita mo, bago pa nagkaroon ng sanlibutan, eh, kasama na siya ng Ama. Paano mo sasabihin tao yan? Eh, ang tao nilalang sa alabok ng lupa. Eh, wala pa ang lupa, wala pa ang mundo. Paano naging tao yan? Nagkatawan tao lang yan sa panahon ng sa Israel. Nagkatawan tao, pero hindi siya talaga tao.
Kasi kung tao siya, magkakatawan tao pa ba siya? Eh, tao na nga siya. Hindi siya tao. Siya ay nabubuhay, umiiral, kasama ng Ama bago nila lang ang lahat ng mga bagay. Hindi totoong si Kristo'y tao. Nagkatawang tao. Ngayon, sa amin ang Kristo hindi tao. Anak siya ng Diyos. Diyos siya. Siyempre, anak siya ng Diyos eh. Ngayon, sa amin walang bayad ang binyag. Bawal kasi ng Diyos pabayaran ng aral ng Ebanghelyo. 11:7 ng ikalawang Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo walang bayad. Walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal, walang bayad ang mga serbisyo, wala. Sa iglesia, mayroong abulo yan. Voluntary contributions. Yung sinasabi sa ikalawang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Lampilitan, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Kaya nga hindi kami kumukuha ng ikapu eh. Kasi ayon sa pasya ng puso, sa amin walang ikapu. Ganun ang pagkakaiba namin, nagbabatay kami sa Biblia. Ang mga iba nagbabatay sa Biblia doon sa panahon ni Moises. Sa panahon ng matandang tipan, sa bagong tipan ng utos, magbigay ayon sa pasya ng puso. Yun, doon kami naiiba sa Sabadista, sa Born Again, iba kami kaysa doon sa mga Protestante, sa mga Methodista, kasi sila lahat may ikapu, eh, kami wala eh. Ang sa amin, yung kusang loob ng kapatid, yun ang itinutulong sa gawain para ipalaganap ang Ebanghelyo. Yun, pagkakaiba namin yun doon sa iba. At saka, ang pinakamalaking pagkakaiba namin, kapatid, ano, kami naniniwala sa Biblia, buong-buo. Hindi namin dinadagdagan o binabawasan ng nasa Biblia. Halimbawa, ang nasa Biblia, ganito, yun ang aming sasabihin. Basahin natin ang ikaunang Korinto 4:6, kapatid na Daniel. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga nakasulat. Eh, paano ngayon yan? Eh, maraming mga iglesia ngayon ang tuturo ng wala sa nakasulat. Eh, biro mo, si Kristo raw, personal Lord. Wala naman sa nakasulat sa Biblia, si Kristo, personal Lord eh. Si Kristo, Panginoon ng lahat ng sumasampalataya, hindi siya personal Lord. Pag ginamitan mo kasi yung salitang personal, parang toothbrush yun. Ikaw lang ang gagamit. Personal eh. Yung brief mo, personal yon, no? Yung salamin mo, personal yon. Ikaw talaga gumagamit nun. Eh, pero si Kristo tawagin mo, personal Lord. Meron ba nung personal Lord? Wala sa nakasulat yon. Diyan kami, stricto, kapatid. Kung alin yung nasa Biblia, yun ang aming sinusunod. Di kami nagdadagdag, di kami nagbabawas. Para sabihin mo, personal Lord si Kristo. Wala sa Biblia yun eh. He is the Lord of all faithful. Hindi siya personal kahit kangino. He is the Lord of all faithful. Panginoon siya ng lahat ng sumasampalataya. Kaya para magdagdag kami sa Biblia, yun ang pagkakaiba namin sa iba. Ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Eh, ba't mo papalitan ng Assemblies of God? O kaya eh, papalitan mo ng Jehovah's Witnesses? Ang nasa Biblia, Kristiyano. Basahin natin ang 4 ng unang Pedro, mga kapatid. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ang pangalang itatawag sa'yo, Kristiyano ka kung tagasunod ka ni Kristo. Eh, ba't ikaw ay naging Mormons?
Ako eka, baptist ako. Paano ka naging baptist? Kristiyano dapat. Ako eka, Romano-Katoliko. Ba't ka Romano-Katoliko? Saan yung pinagkuha yan? Ang nasa Biblia, matuwa ka pag tinatawag kang Kristiyano. Naluluwalhati ang Diyos sa pangalang ito, sabi ni San Pedro. May pinalitan ba naman ang Mormons, Sabadista, ako eka, saksi ni Yoma, ako eka, si ganun. Mali, sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Yun ang pagkakaiba namin. Sana naunawaan mo ko, kapatid na Sarah. Dapat to bang magtalo-talo ang lahat ng reliyon at magsiraan sa halip na tayo ay magkaisa ng pananampalataya at magkaisa ng pananalig sa Diyos at magkaisa ng higit na pag-ibig sa Diyos. Masama po yung magsiraan. Masama po yun. Pero yung pagtalon-talunan ng issue, makipagtalo halimbawa ako sa Jehovah's Witnesses dahil sa issue. Mali kasi sinasabi nila, pag hindi ako kikibo, yung mga tao malalaso ng isip. Di ba? Ang mga apostol nakipagtalo para lumitaw ang totoo. Pakinggan nyo, 9:22-29 ng gawa. Basa. Tatapwat lalo ng lumakas ang loob ni Saulo na, at nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinatutunayan na ito ang Kristo na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtulig saan? Sa mga Greko-Hudyo. Nakita nyo? Si Apostol Pablo nakikipagtulig saan eh? Si Kristo nga nakikipagtulig saan din sa mga Eskribas at Pariseo eh? Hindi nyo ba nakita sa Biblia? Kaya nga sila pinatay eh. Pinagsisikapan nilang siya'y mapatay nung masasamang tao na hindi makaabanti sa katwiran, ang igaganti, papatayin nyo nagsasabi ng totoo. Si San Esteban, napatay sa diskusyon sa pakikipagtalo. Pakinggan nyo sa gawa 8. Basa. Tatapwat nagsitindig ang ilan sa nanga sa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sirineo at ng mga Alejandrino at ng mga taga Cilicia at taga Asia na nakipagtalo kay Esteban. Ano, di may pagtatalong na ganap. Si San Esteban, siya po'y ministro ni Kristo, nakipagtalo sa kanya yung mga Libertino, mga Sirya, kung sino-sino, marami po sila. Ano nangyari? Tuloy. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Ano ang ginawa nila nung hindi nila matalo si Esteban? At kanilang pinagbatuhanan si Esteban. Ano? Pinagbatuhanan, pinatay si Esteban sa bato. Eh kung may armalite nun, armalite ang gagamitin nun. Eh matagal yung batuhan eh. Hindi ba? Eh katumbas nung batuhan na yun, babariling ka eh. Kaya nga, sa bagay, hindi naman ako natatakot. Kanina lang, bago kami pumunta rito, may text eh. Yung tik-tik may text eh. Sasabog kayo dyan sa Valenzuela, eh okay lang. Kaya nagdala kami ng bomb sniffing dog dyan. Pina-sniff ko yan bago kayo pinapasok eh. Eh kasi, kung matatakot ka sa mga masasama, matatago ng matatago yung katwiran. Hindi yung masamang makipagtalo. Pagka ang pakikipagtalo, pang pananampalataya, merong isyong nililiwanag. Ang masamang pagtatalo, yung walang kabuluhan, yung panggagalingan ng away. Pero pag ang pag-uusap reliyon, hindi naman ako naninira. Sabi nyo, masama bang manira, masama ba, hindi ba masama yung naninira? Masama yung naninira. Yung ginagawa ng iglesia ni Manalo sa akin, puro paninira. Pakinggan nyo. Meron pong naanala ko pa sinadyo. Eh, nagtanong po kasi tungkol sa logo nung samahan ni Mr. Soriano. Ah, yung angkla. May pinaliwanag siya yung angkla, si Christian, si Dipete ng pananampalataya. Parang logo ng SEMA, no? Si
Siman. Magkita sila ba't Siman naman yan? Eh, talaga ba Siman naman ito si Mr. Soriano eh. Siman Luloco, si Mandarambong, si Mangungutong. Si Mangungutong. Talaga ka Siman yan. Mm. Yung 20,000 miyembro niya. Eh, totoo, hindi naman nangungutang. Nangungutong lang si Mr. Soriano eh. Sa maikling salita, hinihinga na ng abulo. Oh, pagkatapos, kinukutongan pa ho si Commander Ingkong, no? Oo. Nang hostage na. Oo. Kung ano, kung sino-sino hino-hostage. Siyang nang ho-hostage. Kapatid na... Hindi lang po yan. Extortionist. Oo. Eh, isipin niyo yan, mga kababayan, no? Eh, kaya nga, kung doon sa Mindanao, merong abo sa yap. Ano? Na-hostage. Nang ho-hostage. May mga commander. Ano? Oh. Commander robot, no? Oh. Eh, dito, merong Commander Eli. Oh. Nang ho-hostage din, eh. Doon dinadala yung kanyang hino-hostage sa Apalit. Yung pong mga ngaral na yun, ng sentral ay nasa Apalit, hindi ho tunay na mga ngaral yun. Yun ang katuparan ng hidhid, dayukdok, gutom, mangungotong, mang ho-hostage. Ayoko na masabihin, sira ulo talaga ito si Mr. Soriano. Siya ang numero uno, matakaw sa pera, ganid na, hibig pa. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sino bang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano, hindi gaanong pinaggagamit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip. Masama ko yun. Hindi ba? Puro bibig lang. Oh, sa bagay, sa isang banda, mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus, pag-aagawan yung kapatid na rin eh, ha? May mga tinatawag pong slight news. Slight news nga lang. May karugtong po dyan eh. Sinasabi na iba. Ngunit, totally damage. Yan ang mahirap eh. Slight news, pero totally damage. Sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na, minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan, sabi na sa iba't krimino. Inuutangan. Gabitin na natin, minumulestya, sapagkat alam naman natin, di babayaran ni Mr. Soriano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago, yung amo mo mandurukot. At kasama ka roon sa mga mandurukot, sa grupo ng mandurukot. Kaya Mr. Soriano at yung mga kasama mo, ano ba yan naman itong ating pag-uusap na ito? Abi, parang ang kausap natin ito ay bangag eh. At sana po makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Soriano, nahut-hut ni Mr. Soriano sa kanyang mga kaanib. Alam po ninyo mga kababayan, eh parang gusto na po namin maniwala eh doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin eh, para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Nakakulimbat, ha? Oo. Dalawang taong nga nangungulimbat ng illegal, Mr. Soriano. Oo. At saka napapansin ko, kapatid na Paul, talagang tuso ito si Mr. Soriano, eh. Hindi ba pang huhut-hut yan? Talagang nanguhut-hut ito si Mr. Soriano. Oo. Nahihibang yata ito si Mr. Soriano. Sagutin mo. Yan ang masama. Yung puro paninira, wala namang batay ang sinasabi. May illegal daw. May illegal pala kami, ba't hindi nyo kami ipakulong? Di ba? Ito ba illegal? Magbigay ng Biblia, libre. Mag-Bible exposition, libre. Ano ba illegal? Kaya, yan, yung mga ministro na yan, alam niyo, mga ministro yung manalo, wala naman kasing totoo dyan eh. Walang nagsasabi ng totoo, puro sinungaling yung mga yan eh. Oh. Pakinggan niyo si Manalo mismo. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, ay lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sa sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat, ganyan. Hindi ho ba naman isang napaka-rahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nakamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Kayin ho bang mga tagapamahala, nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa sa layunin lang gumanda, kuminis
ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid. Tanyo, ministro niya, halos lahat sinungaling eh. Kaya sino kaya maniniwala dito sa mga taong ito? Ang may sabi nun si Manalo. Kaya po, yan ang masama paninira. Pero pag i-expose mo yung aral na mali, pupunahin mo yung aral na... Kagaya nun, sabi ng saksi niyo ba, may paraiso raw sa lupa, ibabalik daw dito sa lupa ang paraiso. Saan mo nabasa yun? Ni sa tiktik at saka sa liwayway, wala yun eh. Paano mo sasabihin dito sa lupa ay may paraiso? Ngayon sasabihin, nang aatake ka. Hindi ako nang aatake, sumasagot ako sa tanong para maalaman ng tao kung saan ang galing yung aral na yon. Galing po yan sa saksi ni Jehova. Yan. Hindi ko sinisiraan ang saksi ni Jehova. Kaya sila merong ganun tanong dun sa ideya ng saksi ni Jehova yon, na ang lupa raw gagawin paraiso, bubuldoserin daw ito, etc. Nasa kanilang ano yun eh, libro yun eh. Yan. Kaya po hindi ako nang aatake. Sinasabi ko lang totoo. Wala pong masama ron sa totoo, kapatid. Okay na po? Good gabi po, Brother Eli. Ang ano po ba, ang tawag po ba doon sa dalawang katangian ni ano ni Jesus na ano anak ng Diyos at saka tao is hypostatic union? At saka po, ano po ba yung ibig sabihin ng pagkakasala sa Espiritu Santo? Saka yung mga ano nito, yung mga example. Yun lang po. Alam mo, pag-uusap Biblia, no, there cannot be a union na kagaya nung union binanggit mo. Hindi kasi pwedeng pagsamahin kumbaga yung langis at saka tubig, ano. Yun laman at saka yung espiritu, hindi pwedeng pagsamahin yun. Meron silang, ano, meron silang process o meron silang kanya-kanyang may kanya-kanya silang as an entity, may kanya-kanya sila. Parang tao rin, tayong tao, no? Di ba tayo, meron tayong flesh, meron tayong spirit. Di ba? May flesh at saka spirit. Pinagsama sa isang identity, tao. Ganon din naman ang ating Panginoong Jesus. Meron siyang dating katangian o kalagayan na spirit nung nandun siya sa sinapupunan ng Ama. Tapos, nagkatawan tao siya, sumakay siya sa katawan ng isang tao. Katawang laman. Yung ipinanganak ni Maria. Kaya, ang taan sa pagkakasabi sa Biblia, nagkatawan tao. Hindi siya talaga tao. Kasi kung tao na, hindi na siya magkakatawan tao. Illogical naman masyado. Tao ka na, magkakatawan tao ka pa. Di ba? Yung nagkakatawan tao, yung hindi tao, parang ganito. Nagsa babae, nag-anyong babae, eh, hindi babae yun, lalaki yun. Nagdamit ng babae, nag-lipstick, nag-kulot, nag-ponytail, maaari nagsabit pa ng hikaw, naglagay pa ng padding dito. Kung tignan mo talaga, naluloko nga yung mga Japanese eh. Dahil nagja-japayuki silang ano eh, japayuki rin ang tawag na eh. Meron akong kilalang gano'n, japayuki raw siya, nakausap ko eh. Paano ka ako nagkijapayuki? Itsura mo na yan. Paano, ah, brother, pagka na-make-up pa na, hindi na kami, paglalo na paglasing na ikang hapon, hindi na masyado nahalat. Ganun pala yun. O, di nag-anyong babae. Pero lalaki, parang ganun, nagkatawan tao, hindi tao. Ngayon yung sinasabi mo na union, kapatid, hindi ko masyado narinig ko ano yung union sinabi mo eh. Wala sa Biblia kasi yung ganun eh. Basta sa Biblia, nagkatawan tao. Hindi ko masyado narinig yung sinabi niya kung anong union yun eh. Ngayon yung kanyang pangalawang tanong, yun daw ba ang tawag doon? Ano ba raw yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yung ba ang sabi mo kapatid? Ano yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yun ba ang tanong niya? Yung kasalanan sa Espiritu Santo? E de yung paggawa o pagsasalita ng laban sa Espiritu Santo, sa Holy Spirit. Agaya nung ginawa ng mga Hudyo, de si Kristo, nagpapagaling siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos, ano? Ang katulong-tulong ni nung nagkatawan taong Jesus, na si Kristo, eh yung Espiritu Santo ng Diyos, nagpapagaling siya. Sabi ng mga Udyo, oh, kaya kayo ka nakakapagpagaling dahil kay Dimusa Demonyo, kay Belzebub. Si Belzebub, prinsipi ng mga demonyo yun eh.
biro mo para nilang pinapasama ang Espiritu Santo. Kaya nakakapagpagaling si Jesus Christ dahil sa Espiritu Santo, sa nasa kanya, kasama niya, Diyos. Eh tapos eh, pinaratang na yun daw eh, si Belzebub. Ayun, kasalanan yun, salita na yun. Kasalanan yun sa Espiritu Santo. Yung bang parang pinasasama mo yung Espiritu Santo ng Diyos, yun ang kasalanan sa Espiritu Santo. Pero meron pang iba, hindi lang natin kayang matapos, marami kasi yun eh. Meron sa Bibliang mga anim na kasalanan sa Espiritu Santo. Anim. Sa susunod, malalaan mo rin yung kapatid. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Doon po sa sinabi niyo doon sa mga namayapa. Sa ano? Sa mga namayapa po, yung kanilang mga remains. Na, sila po ay nasa Alabok pa. E paano po yung sinabi ni Kristo na yung sa kanyang, yung Lazarus and the rich man. Sino? Lazarus po at saka yung mayaman. Oh. Na doon sa bosoms of Abraham at saka doon po sa Hades. Saka yung po sinabi niya doon sa nasa kanan kamay niya na kakasamahin niya sa paradise. Mm. Ayun, kasi po, ang saan po ngayon yung kanilang mga espiritu? Sino ang tinatanong niyo? Yung kasi po yung... Kakasamahin kita sa paraiso, sabi niya. Kasi po yung mga namayapa sa ngayon, ang sabi niyo po ay nasa kanilang mga kinalalagyan sa libingan. O paano po naman yung mga... Yung doon po sa pangaral ni Kristo, yung mayaman at saka yung pulubi. Na nang mayapa sila, natagpuan yung sarili niya na nasa paghihirap. At saka yung si Lazarus. Kino-comfort naman ni Amang Abraham. Hmm. Tapos saka yung papong... Yung nasa kanan niya. Ang sabi naman kasi Ronio, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, katotohan ang sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. You will be with me in paradise. You will be with me. You will be with me. Ang katunayan ito, ha? Akala nung iba rong kapatid, diretso-diretso na pumunta sa paraiso yung si, ang tawag nila doon, si Dimas, eh. Si Dimas. Tawag nila ron si Dimas, eh. Diretso na ron sa paradise, ano? Mali yun, kapatid, mali. Alam mo, ba't mali? Eh, si Jesus Christ, hindi naman nagpunta agad sa paradise, eh. Pagkamatay niya, bumaba muna siya sa malalim. Ha? Tapos, nabuhay siya after 3 days and 3 nights. Pagkatapos, 40 days and 40 nights pa siyang nakipsama sa mga apostol. Eh, kung si Dimas dumiridiretso na lalabas, nauna pa si Dimas sa kanya ron. Naiwan niya si Kristo rito. Maba? Di ba gano'n? Oh? Yung salita doon, will be in the future. Kakasamahin kita sa paraiso. Kailan dadating yung magkakasama? 4:16 ng Thessalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Doon pa lang natin makakasama ang Panginoon after the resurrection. Kaya may pagkabuhay na maguli eh. Ngayon, ang tanong mo pa isa, sabi kasi nung iba nga, pumunta na raw si sa paradise. Hindi pa ang panahon para magkasama-sama ron, hindi una-una. Hindi una-una. Sa 11 ng Ebreo. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. That they may not be perfected apart from us. Kaya ang pagdating sa langit, sabay-sabay eh. Pati yung mga naunang namatay hanggang ngayon, hindi pa yun pinapapunta sa langit. Pakinggan mo, dyan sa Ebreo pa rin. Sa pananampalataya ay nalang.
ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, kundi ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. Kita mo, lahat namatay yung mga lingkod ng Diyos ng una, namatay silang lahat, hindi naman nila nakamtan pa yung pangako, kundi natanaw lang nila mula sa malayo. Ay, hindi sila, wala pa sila sa langit ngayon, miski si David nga, wala pa rin eh. Ngayon, paano naman yung si Lazaro at saka yung mayaman na kung tawagin ng Katoliko si Tibes, ano? Asan yung? Sabi sa Biblia, dinala ikasya sa sinapupunan ng amang Abraham. Alam mo, kapatid, ano? Ito'y isang bagay na symbolic, hindi literal. Kasi bakit ka naman dadalhin sa sinapupunan ng amang Abraham? Eh, sino ba naman si Abraham? Ha? Bakit dun sa sinapupunan? Eh, si Abraham man ay patay pa rin hanggang ngayon. Diba? Eh, ba't ganon? Kasi simboliko yun eh. Na ganon ang mangyayari sa tao. Na si Abraham, symbolic of God the Father. Sumisimbolo siya sa Diyos. Siya ang pinanggalingan kasi ng lahing maliligtas si Abraham eh. Siya ang ama ng pananampalataya ayon sa Biblia. Ngayon, nung mamatay yung dinala ikasa, sinapupunan ni Abraham. At yung isa naman sa Hades, sa pagdurusan, sabi ron. Eh, yun ang mangyayari. Yun ang larawan ng mangyayari sa tao. Dalawa ang destinasyon. It is the consummation of all the things that will happen in regarding human beings na mula sa mundong ito makakarating doon sa glory. Pero yon sinasakop na noon ang lahat ng pangyayari mula sa pagkapanganak mo hanggang sa makarating ka sa kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin nangyari na agad ngayon yun. Kasi po nakiusap pa yung nasa Hades. Sabi niya kung pwede si Lazaro pabalikin sa lupa kasi may mga kapatid pa siya nabubuhay. Oo, nabubuhay. Na kung baka babalik sila, baka sakaling maniwala. Baka sakaling maniwala. Ay, ano naman ang sagot ng amang Abraham? Anak, nandun eh kasi Moises at nandun din ang mga propeta. Kung hindi sila maniniwala kay Moises at saka sa mga propeta, hindi sila maniniwala kahit may isa pang patay na mabuhay. Tingnan mo yung time na tinutukoy, ano? Amang Abraham, meron pa po akong 5 kapatid na lalaki. Baka sakaling kung may isang mabubuhay mula sa patay, maniwala sila. Sumagot ang aman si Abraham, nandun ay kasi Moises at ang mga propeta. Kailan yun? Therefore, hindi pa time ni Kristo yun. Panahon pa ng mga propeta at saka ni Moises. Pag ikaw hindi sila nakinig kay Moises sa mga propeta, kahit mabuhay pa isa sa patay, hindi sila makikinig. Therefore, kung ikukunin mo yon sa time element, lumalabas, nangyari yung pangyayari na yon bago pa ang panahon ni Kristo. Diba? Kasi panahon pa ni Moises, basahin natin. At sinabi niya, ipinamamali ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama. Bakit? Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya. Baka pati sila'y maparito sa dahong ito ng pagdurusa. Tatapot sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham. Tatapot, kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. So, matid, ang time element niyan, sa panahon pa ni Moises at mga propeta, hindi yung Christian era, no? Eh ngayon, kung ililiteral mo lahat siyang mababasa mo dyan, magkakakontra-kontra. Bakit? Eh, kasi lalabas yung patay, may malay. Nakikipag-usap pa. Eh, sabi sa Biblia, wala lang malay patay. Nuebidjis.
Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, wala nang karunungan sa libingan. Di pagka ang tao pala patay, walang malay. E lumalabas doon, may malay eh. Di ba? It will be contradicting other verses of the Bible if you have to interpret it that way. Kaya hindi ganon ang pagkilala sa Biblia. Yan eh, ang pangungusap ni Kristo kuminsan naglalarawan ng hinaharap na pangyayari. Ganon nga yung mga ganong pangungusap ang Panginoong Jesus. Kung iaano nating literal, as is, maraming kokontrahing karugtong sa Biblia. Mababaliwala yung ibang mga talata sa Biblia. Dahil sa Biblia, sinasabi, wala nang malay yung mga sumakabilang buhay na. Yun ang sinasabi. Kaya hindi po ganon. Yung paglalarawan ni Kristo ng kabuuan ng pangyayari sa human race. May mapupunta ron sa kabila. At meron din namang mga tao na sinasabing yung kanyang pagkatwiranan kay ano, humihingi sila ng awa. Pinatunayan na ni Kristo yun eh. Kahit isa ay mabuhay sa patay, hindi rin maniniwala. Si Kristo ngayon, nabuhay na sa patay, ayaw pa maniwala eh. Nabuhay na siya sa mga patay, ayaw pa rin siyang paniwalaan. Pagkatotoo yung sinabi niya.